Nag-aahit ka rin ba? Pero naiirita ka kapag tumutubo na kasi ang talim, tapos ang kate, di ba? O nagwa-wax ka, DIY. Gusto mo yung resulta, pero madalas tinatamad ka kasi matrabaho. O magastos kung pinapagawa mo naman to sa salon. O kung masipag ka naman, mano-mano mo bang pinaplock gamit ang tiyane? Ang pinakamasakit sa lahat, nag-IPL ka rin ba dati? Or nagpa-laser pero meron na naman tumutubong buhok? Kung may oo kang sinagot, may solusyon tayo para dyan. Ang tawag dito, epilator. Isa siyang electrical device na merong dikit-dikit na tiyaneng umiikot na kumukuha ng buhok from the roots. Kagaya lang rin siya kapag gumamit ka ng tiyane at ng wax. Pag tumubo siya, hindi siya matalim at makate kagaya ng sa pag-shave. Pero ang tanong, masakit kaya itong gamitin? Tunog pa lang. Oo, masakit siyang gamitin. Pero kung sanay ka naman na nasasaktan sa pag-wax, or ikaw, sanay ka nasasaktan, wala na to sa'yo, hindi na to masyado masakit. Tolerable naman. Pero syempre, depende pa rin sa pain tolerance ng gumagamit. Nung una ko siyang ginamit, nagulat lang ako. Pero kaya ko naman yung sakit. So kung i-rate ko ng 1 to 10, I think mga 6 over 10. And alam nyo ba guys, na matagal na pala to sa market. Sayang no, kasi kung mas maaga kong nalaman to, mas malaki sana yung natipid natin at hindi na tayo nag-ahit-ahit, bumili ng mga kung ano-ano na hindi naman nag-work sa atin. Or kung meron man nag-work, na-lessen sana yung time and effort. Pero okay lang din naman kasi experience is the best teacher. Ito, chinek ko, nabili ko siya online for 1,899 pesos. Medyo mahal siya kung iisipin nyo. Pero kasi Philips yung tatak. Pero marami pang ibang brand ng epilator. And for sure, marami pang maganda din na brand. And baka may mas affordable. Pero ito yung pinili ko kasi ito yung nirecommend. So ililink ko na lang sa baba kung saan nyo ito pwedeng mabili. And huwag kayong magalala kasi kung namamahalan kayo, susubukan ko rin maghanap ng mas mura na epilator. Tapos maganda yung reviews. Ito yung itsura ng pinanggalingan niyang box. Medyo madumi na. Kasi minorder na to ng mga aso namin. Ayan, makikita nyo lang din dyan yung parts ng epilator, yung itsura niya, kung saan siya ginagamit. And ang nakalagay lang dito, epilation made easy, smooth skin for weeks. Matetestify ko ba na umaabot naman ng weeks? Depende. Ako kasi ang bilis tumubo ng buhok ko. Parang wala pang 3 days, meron na tumutubong buhok. Pero, totoo yung smooth. And parang napansin ko, eto na naman tayo. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na talagang pinatubo ko yung buhok ko sa kilikili para lang maipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, ayan siya. And feeling ko, kaya hindi na ganun kadami yung tumutubong buhok sa kilikili ko. Syempre, factor na doon na dati nga ako nag-IPL. Kung napanood nyo rin yung mga video ko dati nung nag-exist pa sila, naging effective naman yun sa akin. Pero yun nga, meron pa rin natira. And siguro may part na yung tubo ng buhok ko is nag-improve siguro dahil nga sa epilator. Pero ayokong gumawa ng claims na hindi realistic kasi baka mag-expect kayo, ako yung sisihin nyo. Isang taon na yung product sa akin and so far so good. Lagi ko siyang ginagamit. Wala pa ako nagiging problema. And ang nagustuhan ko sa kanya is kapag ginamit mo siya, sobrang bilis lang. Unlike kapag nag-ahit ka or nag-wax ka, kailangan mo pang mag... Alam mo yung... Ang dami pang steps. Ito kaya niya within 15 seconds, wala nang buhok yung kilikili mo. And bago ko makalimutan, dalawang version pala ang Philips Sentinel. Meron siyang corded, which is ito. Mas mura siya kasi meron siyang wire. Kailangan mo siyang isaksak para sumindi. Meron naman yung wireless, the battery. I think nasa 3,000 plus yun. Pero same lang naman kasi sila. So ito na lang yung pinili ko. So, okay, move on na tayo sa steps. First step, I highly suggest maligo muna kayo. Kasi napansin ko, less yung pain kapag nag-epilate kayo ng after nyo maligo. Compared dun sa dry, na dry yung balat nyo. Sa akin, yung na-experience ko, kapag ginagawa ko siya ng dry, mas namumula. Pero, di naman ganun kalayo yung pain. Pero okay lang din naman. Kagaya ngayon, hindi naman ako as in fresh from the bath. Pero gagawin ko siya. So, next step, wala akong pinapahid na kahit ano, ginagamit ko na direkta. Sigurado, kung first time mo itong gagamitin, mag-uumpisa ka dun sa 1. Pero maniwala kayo sa akin, yung unang speed, masakit na siya eh. Pero, dahil mas mabilis yung pangalawang speed,
syempre mas masakit. Pero ikaw, tatanungin kita ngayon, anong pipiliin mo? Yung masakit, pero mas tatagal? O yung mas masakit, pero mabilis lang mawawala? Ikaw, pili ka. Ako kasi ang pinipili ko, yung mabilis lang. Ayoko na kasing pinapatagal, ayoko na tinotorture yung sarili ko. So, ang gagamitin ko ngayon, syempre, is yung speed na pangalawa. Bebo, huwag ka maingay. Speed 1. Speed 2. Let's do this. Game. Ah! Nasasaktan ba din ako, guys? Okay, charot lang. Taray na ako. Ayan, ganyan ko lang siya yung ginagamit. Ako din, dinidikit ko talaga siya. Ewan ko kung nakikita niyo. Sobrang bilis lang, di ba? Kaya sinatatanggal yung buhok. Ayun o, makikita niyo, may mga roots pa. Pwede na itanim. Minsan, may mga naiiwang buhok, kaya dinadaanan ko lang na ganyan. Tapos tapos na! Tapos yun, guys, tapos lang. Medyo namumula lang yung kilikili ko. Bebol, ka maingay. Pero, sanay na kasi nasasaktan yan, so, I don't care. So, di ba? Ayan o, nakukuha niya talaga yung buhok. So, paano to linisin? Siyempre, bunutin niyo muna. Pwede naman dito nyo nalang bunutin. Tapos, natatanggal to. Ayan. Tapos, ito, lilinisin nyo lang siya after use. Tapos, itong brush na to, guys, kasama siya dun sa box. So, wawalisin nyo lang yung mga buhok. After nun, tapos na. Pero, kung gusto nyo siyang linisin, papadaanan nyo lang ng tubig sa ilalim ng gripo. Pero, ito lang. Huwag nyo isama yung katawan, masasira. Nakalagay dun sa papel na kasama sa box na hindi daw sinishare ang epilator for hygienic purposes. Tapos, hindi siya ginagamit sa areas above the neck. So, pwede niyo rin siyang gamitin sa legs. Na-try ko na yun. Oh my gosh, grabe ang sakit. Pero, kung yun nga, kung tiis ganda ka, pwede naman siyang gamitin. So, ako, pag talagang need na need lang, doon lang ako nagtatanggal ng buhok sa legs. Tapos, na-try ko na rin itong gamitin sa singit lang. And so far, so good. Dati kasi kapag winawax yun, masakit din naman eh. So, what's the difference, di ba? Paano naman kung may mga cases na na-irritate yung balat mo after mong gamitin? So, nabasa ko dito sa papel na kasama sa box niya na sa mga unang beses daw siyang gagamitin, baka daw mag-red ang skin. Alam niyo yung na-irritate? Ano ang ginagawa ko kapag nangyayari yun? Yung iba, naglalagay sila ng soothing gel. Effective sa kanila yon. Pero ako, ito yung ginagamit ko. Mention ko na to sa mga videos ko dati. Ito yung ginagamit ko kapag na-irritate yung skin ko sa kilikili. Actually, pang mukha to eh. Ay, wala naman pala siyang sinabi na pang mukha lang siya. Pero pang ano kasi to, yung irritated skin, yung Calamine Calming Gel Moisturizer. So, para siyang soothing gel. May laman pa ba to? Ayan, ganyan yung itsura niya. Ay, yung tatak niya fresh. Nagawin ko dati ito, na-review kasi wala rin video. Key ingredient niya nga is calamine. And nasa description din kasi nito na nakaka-prevent siya ng scarring and nakaka-help siya with irritation, dryness, inflammation, nakaka-moisturize, and etc. So yun lang guys for my video today. Oh my gosh! Gumagawa na ako ulit ng content. Nakakatuwa. Tingin nyo ba helpful tong content na to sa inyo? Pwede bang i-comment nyo sa baba kung ano yung thoughts nyo? Or kung matagal nyo nang alam to? Or kung may gusto kayong i-share, share nyo naman sa baba para mabasa din ng ibang makakanood. Yun lang guys, thank you so much. At kung may maisipan ako ulit na gusto kong i-share sa inyo na na-discover ko lang din, sige, gagawin ko ng video. Susubukan ko. Thank you so much for watching! Ay, by the way! Kung nagandahan kayo sa kilay ko sa video na to, ito lang po yung gamit ko. Yung Studio Brow Wax. Ililink ko na lang din sa baba. Yan. Nililift niya yung brow hairs in place. And thank you also to Pebble for patiently waiting. Hey, mommy! Thank you for waiting. If we never try, we'll never know.
ayan, yung nakita niyong stitch na yan, apparently, isa siya sa dahilan kung ba't ako nag-YouTube way before, parang 2018. Sila yung mga OG talagang YouTuber. Triangular motion to brighten up the face. At ito naman yung pinaka nakaka-improve ng look. Gumamit kayo ng Liberty Studio Brow Wax para ma-lift and hold nyo yung brow hairs nyo in place.